What up guys, so we're here. So for this car camping vlog, pupunta tayo sa pinakamalamig na campsite dito sa Pilipinas. So sa Lake Tabayo tayo pupunta ngayon. Kasama natin sila Ben, sila Jaya, sila Kim, at yung Wilson Wonder, at saka sila Kel, and sila Aster, no? So ano pa hinihintay natin? Tara na! At 1 AM, Friday 26 of January 2024, we already head out to Lake Tabayo. Pero bago yun, dinaanan muna namin si Tipsy. Gusto ko sama uli! And after that, we're back on the road. Next stop would be Lakeshore Pampanga para i-meet up sila Meng at Patty. Alright, so time check, it's 2:37 ng umaga, no? So nandito na kami sa Lakeshore. So minitap namin sila Meng kasi dito sila naghintay, galing sila ng QC. And yan, CR break lang, then head na kami ng Baguio, no? Actually, dapat kasabihin na namin sila Kyle ngayon tsaka yung Wills and Wonder. Pero umayos na sila na mas maaga sa Lakeshore para hindi sila abutan ng coding sa Baguio City. Kaya naman kami nahuli dahil may meeting ako kanina bago umalis ng bahay. So ngayon, susubukan naming habulin sila kayo. And on the way pala, nag-acclimatization na kami para masanay na kami sa lamig ng Tabayo. Kaya uti-uti kong binabaan yung temperature ng aircon. Wala lang, trip lang. Maalok ah. Alright, so time check, it's 4:21 in the morning and nandito kami sa may Clean Fuel Rosario Rotonda, no? So CR break lang ulit and we're gonna go to Baguio. So habol kami, try namin mabol kila Kel kasi nandun na sila, pocket na sila ng Baguio. So iniiwasan nila millennials na umabot sila ng coding kasi coding sila ngayong Friday sa Baguio City. Yes, may coding sa Baguio City pati sa La Trinidad, ano. Alright, and then yun, tuloy na tayo. Morning mga kapatid! Oh,
Alright, so nandito kami sa may Petron, malapit sa may Burnham Park. So pagkas muna kami dito bago kami tumuloy ng Cabayan Public Market para mamili ng mga kulang pa namin na gulay at kung ano-ano pa. So yun, let's get back on the road. Sana narinig ako. Papi. Alpha Chupapi in Cabayan. Naiwan ko isang pares ng loves. Sabi ni mama. Saan sila nakapark? Wala bang parking dito? Sana parking. Ayun o, nasa yan dyan loo. Ay, sila pala yan eh. Oh, dito ba sila eh? Kaya, ayun o! Si ano? Si John, hey! May si Alden. Meron niya? Hello! Finally! Ah! Napakalang eh! Pucha, nakalaan na to, intercoating na to! Lahat kami! Alright, so nandito kami sa may Cabayan Public Market. So, namili lang sila ng mga kulang pa namin na gulay and what not. And nakapag-rendezvous na kami kila Kel, Aster, tsaka sa Wills and Wonder. So, yan, hinihintay na lang kami. Bili na lang sila, tsaka CR, and then sibat na kami palik tabi. Ano? So, yun, maganda yung tanamin sa may Ambaclaw. Papunta dito sa may Cabayan, ano. So, sulit naman yung drive. Yun nga lang, medyo mababa nga lang. Alright, so... Moving na kami to... Tawag dito? To... Lake Tabayo, campsite. So, nakipag-meet up na nga kami kila Kael and the rest of the group. Pero nauna na yung Wilson Wonders. So, ito kami. Oops! So, thank you kila Kael, nintay kami. Ayan, nakita nyo, napakaganda ng view. May mga parang malalized terraces dito. And... ayan nyo, tingnan na natin. Medyo mababa na yung biyahe natin. Parang mga ilang oras tayo bumabiyahe? Higit po, lo? Oh, 9 hours. 9 hours na tayo bumabiyahe. Pala 10 hours dapat yan. Magda-10 na. So, tingnan na natin. Lake Tabayo. So, ayan, very prominent sa landslide tong area na to. Ito yung naman, may lakan ba ito dun? Yeah, oh. Thank you.
dito na magsisimula yung pag-ahon natin o pag-akit natin papunta ng Lake Tabayo. So kung nalulula na kayo kanina, mas malulula kayo dito. Dito na kami. Less than 2 kilometers na lang nasa Lake Tabayo na kami. Yun, onting situation lang. Walang nabalahaw. Pero may muntika na ma-overheat. So, yun, pag-akit ka dito, puro paahon dito. Tulad ng nakita nyo sa mga clips kanina. As in, matarik talaga ng mga paahon. So, yun, make sure to take a break from time to time para hindi matuluyan yung inyong sasakyan. So, yan, talaga. Sobrang tarik. Kita nyo, ganyan yung inakit namin. Tapos hindi siya gradual. As in, matarik talaga yung paakyat. Ayan. So, nauna na sila, Kel. Para kasi mag-work pa daw sila eh. Kaya, pinauna na namin sila. Eto, kami na lang ulit yung naiwan dito. So, palamigin lang namin na unti yung makina. And then, sibak na ulit kami. Mga less than 2 kilometers naman yan. Makakaya naman yan. Alright, so, Epas. Walang nangyari sa kanyang makina. So, we're all goods. So, unting palamig lang. Pahinga. And sibat na tayo ulit doon. Alright, so we have finally arrived at Lake Tabayo and nakapag-setup na rin sila ng kanilang tent. Ayan, so paikot kami and dito yung napili namin pwesto. Sila Ming dun sa may lake front. So ayan, setup muna tayo then tignan natin mamaya yung lugar, no? Alright. At pagkatapos, kami nag-lunch at nagpahinga. Well, except for me na nag-ikot ng konti.
Alright, so pretty much gising na lahat. So naka-recover na sila from the trip or yung biyahe papunta dito sa Lake Tabeo. So mabilis ang ikot dito sa mga kasama natin sa Lake Tabeo. So syempre sila Peds, and then sila Ma'am Kancha, sila Ate Kancha. Ayan, kanilang mansion at tent. And then of course sila Ming. So yan, bagong-bago yung kanyang Kings na awning tsaka yung mamat na crossbar. So ito yung rig niya, Navara. Tapos naka Cooper STT Pro Discoverer na mud terrain tires. Ayan, nakita nyo ang kapal ng ano blocks niyan. So mud terrain tires, naka-lift rin siya. 17 inches na magsata to kung di ako nagkakamali. Ano. So yan, naka-Ango 4 din na tent. Tapos yan sa top nila. And then sila Alpas. Ayan kayo. Aesthetic setup. And yun, nandun yung sa amin. Of course, si Jairo. Ayan. Okay, ito yung may updates. New wheels. Tapos, lift. And then, of course, our usual Darche Extend. Ah, Darche Extended. Darche Eclipse na 2.5 by 2.5. And then, as usual, our Ango 4 tent. As yung Quechua tent. Tapos, dito yung setup sila Peds. Saka sila JL. Ayan yung girder tarp ang Go 3 na tents. And then tignan natin yung mga kapitbahay natin dito, si Camper Sir AJ, all black setup, naka black duck tent. Sila Sir Johan, ano yan, Camp Quick Open Tent, hindi ko lang kung ano, Nature Hike. Sila Ma'am Teen Sir Mike, bagong tent din. And then as usual, sila kay Esteban, kanilang Darche Extender, Laster. Kasi ginawa din nila awning tong dito sa gilid. Yun. And okay lang yan, sir. Ito yung kila Millennials. So, medyo kakaiba tong setup. So, nakakonect yan. Parang tunnel tent na nakakonect sa likod ng sakyan. So most likely suitable for wagon type, yung mga SUV, crossover and whatnot. Ayan. So touring 2 tent. Yan yung kanilang setup. And glad to see na naibalik na nila yung kanilang awning at saka yung roof box. Ayan. Yeah, that's pretty much it yung mga kasama natin dito sa Lake Tabeo. Hapon yung temperatura bumaba ng mga bandang 14 to 16 degrees Celsius, kaya yung mga hininga namin nagpa-fog na. So kakatapos lang namin mag-dinner. And grabe, sobrang lamig. Ano yung temperature ngayon? 9? 6. 6 na? 6 degrees Celsius. Tapos may hangin pang maano, edi mas lalo lumalamig. Kasi talaga yung pagkain namin, parang yelo na yung kinakain namin. Sobrang lamig na rin.
Pag ginawa kami yung mga bakal yan, mga aluminum poles, sobrang lamig na rin hawakan. Grabe. Nasasama ang panahangin. Ayan. Kasi nga, hindi na kami makatami sa labas. Rekta kami na lahat sa loob ng tent. As in, sobrang lamig talaga. Sipin mo, 6, baka bumaba pa yun ng 5 or 4. Mamayang, ano, madaling araw. So, ganito kalamig dito sa Lake Tabeo. Morning guys, so it's 8 o'clock in the morning and ang temperature is 10 degrees Celsius. Kanina mga nasa 7 or 8 and then the humidity is 62. So kaya hindi masyado nagko-condensate sa loob ng mga tent or sa ilalim ng mga awning dahil mababa yung humidity. So ito yung handy dandy clock natin. 10 degrees Celsius, 62%. Kanina 50. Pero ito yung view natin sa umaga. Mahangin lang din. Kaya kung rinig nyo. Pero ito view maganda. Yung sea of clouds. Ayan. Sobrang kapal na. At saka yan, sobrang hangin. Dapat yung tent nyo matibay. Matibay din yung mga pagkakapig nyo. Pagkakalagay ng guidelines nyo. So yan, nagpre-prepare na lahat ng breakfast. Nag-hot-choco na kami kanina. Pampainit. As in, sobrang lamig talaga. Binabawan, tinikdaw na nila yung tarp nila kasi ang sobrang hangin din kagabi. Tapos yung lake. So, yan yung video sa umaga. Lamig. So tapos ako yung maen and nag-aayos lang sila ng mga kanilang tent and awning and ng setup. So yan sila Ming, inatras nila sa kanila kasi lilipat nila yung tent nila sa harap ng Ybarra para ito yung pananggaan nila ng hangin. Kasi tinatanga yung Ango 4 eh. Kaya yan, lilipat nila sa harap ng sasakya para ito yung pananggaan nila sa hangin. Inatras nila yung tent. Siyempre, sakyan. Hindi pa sila magagamit. Tapos ito sila peds. Legit na car camping style na gagawin nila. Hindi yung mga nahigaan yung upuan. Dito na daw sila matutulog mamayang gabi. Yan, yan ang mga ano. Pag, yan ang advantage kapag SUV tapos natutupi mo yung upuan mo. Pwede mong gawing higaan. Yan. Pajero Fieldmaster. Tapos pwede mo pa tayo recline yung likod. Pwede mo pa i-recline yung likod, di ba? Oo, oh, pwede ba? Oo, oh, yun o. Oh. Mahabang higaan. Yan ang kagandahan kapag ano, SUV. O, tapos kasha pa dito sa likod o. Oh. Pwede pang mag, ano, baby position sa likod. Di ba lang nakaupo? Hindi malamigan. Ayan. Yan ang kagandahan kapag ano, SUV. Tapos yung iba naman, goods naman sila sa setup nila. Wala naman tinatanga eh. Binaba lang nila yung mga kanilang awning. Ayan. Alright, so campsite tour. Medyo mahangin lang guys, sorry. So ito yung spot namin.
sinakop na namin yung buong spot na yan. And yun, camping ground pa doon. Kaso wala nga lang damo as of this moment. Saka medyo matigas yung lupa. So yan, lakeside yung dyan. Meron ding spot dito sa gilid. Ang pasok mo doon. Tapos yun, yung spot na yan. Yan yung spot para sa mga car camping. Tapos yun doon, tsaka doon. Pwede ka rin mag-pitch doon. Kaso yun nga lang, di pwede sa akin kasi parang medyo malambot yung lupa. Tsaka itong spot na to yung sa tabi nila Kel, tsaka nila Aster at ng Millennials. Yan, malambot yan kasi dyan tumatapon yung tubig galing dito. Yan. Tapos, yan, doon tayo galing kahapon. Yan tayo bumaba. Yan. And that's pretty much it, yung car camping spot, ano. Tapos ito yung quarters nila, Ma'am Jureen. Yan, shower area, tsaka toilet. Tiled naman siya, pakita namin sa inyo. Ito, baka may tao sila ngayon eh. Tiled naman siya, may ilaw, then may tubig. Water pressure, okay naman din. Hindi naman din ganun kaina. Tapos, ano pa ba? Toilet, walang bidet, so tabo kayo, traditional way. Tapos may dalawang CR din dito. Itong CR dito, walang gripo sa loob, kaya mag-iigib kayo dun sa timba. Ayan. May ilaw rin naman. Tapos may bathroom dito sa kabila. Hugasan, eto, walang lababo. So, kanya-kanyang diskarte. So, maganda kung meron kayo nung ano, no. Ito yung collapsible na sink. And, that's pretty much it. Meron din libreng kape. Tapos dito, pwede rin mag-charge. Ayan. Meron din pala silang wifi. At tanong ko na lang din kung magkano. But that's pretty much it. Tapos ito yung bundok sa likod. And yung sea of clouds dyan. So ayan, 360 view nung campsite. And of course yung lake mismo. Hindi naman din siya ganun kalaki. Hanggang doon lang din yung lake na yan. Somewhere doon. So yan, maglalakad lang kami, libuti lang namin yung lugar. Tingnan namin gano'n pa mayroon dito. So ito yung lake, medyo malapitan. Pwede naman siya paligo, kaso baka makakapaligo ko ba ng gandong kalamig. Pero yan, yan yung lake. Ito ang Lake Tabeo. So apat yan eh, 4 mystical lakes dito sa may... Anong part na ba ito ng Benguet? Hindi ko na maalala. Basta yan. Apat na lake yan eh. So yung isang lake, pag dinerecho mo yung main road na yan, siguro mga 10 kilometers pa papasok dun sa loob, andun yung isang lake. And hindi ko lang alam yung dalawa pa kung nasaan. But yun, Lake Tabeo. Check natin kung pwede tayo makita na, no. Mukhang maganda yung view dun eh. Alright, so ito yung view dito sa taas. Medyo matarik lang yung paakyat. At makikidan tayo sa bahay. And ayan. Bigyan ko kayo ng panoramic view. Tapos yun lang yung campsite to. And yun yung bundok. Akyat pa tayo dun sa taas. Ayan. And this is our view dito sa tuktok. Alright, so that's pretty much it dito sa taas. Baba naman kami. So bali ganyan malaki lang talaga yung lake. Lake Tabeo. And punta kami sa spot. Sunda namin sila pets. Alright, so ito yung view dito sa baba. Maganda rin siya. Parang mas bet ko yung spot na to dahil sa mga ano. Ano yung mga pine trees dito. Tsaka yung puno sa kabilang side. Which is this one. Ayan o. Maganda rin. Tapos may view ka rin nung ano. Dito sa gilid. Tapos yung parang edge na yun o. Pababa na ulit ng bundok. Tapos kabilang bundok. Ayan. Oh, ito pa isang photogenic spot. Kasama yung lake
at yung sea of clouds sa likod mo. So yan, sulitin nyo pag nandito kayo mula sa camp, lakarin nyo lang dito sa gilid, tapos baba kayo dyan. Ito, pictorial spot kayo dito. Ayan naman yung bato, tapos kita mo yung buong lake, a little bit yung terraces, tsaka yung sea of clouds. Ayan, si Tipsy ako, nagpipicture na dyan. So that's it dito sa view sa baba. Hindi masyadong kita yung campsite dito, pero may konting ano lang. Tingnan namin yung doon, yung mong ridge niya. Parang maganda rin yung view doon eh. So ito, ito na naman kami sa adventurous part namin pag tuwing nagka-camping or outdoor adventure. Pero ito, aesthetic yung mga pine tree oh. Tapos rocks. Yeah, masyado silang na-intriga doon sa wildflower na blue. Yung picture nila. Si Pets na una na doon. So tingnan natin yung lugar dito. Maganda? Wala. Cabbage. Ah, yung puro mga taniman lang. Tapos yung pubundok. Alright, so that's it with that side. Doon naman tayo sa kabila, ano. Yung may mga bahayan at saka mga tindahan. Doon sa side nung may lagpas nung campsite. So ito yung lake, ranger station, tapos may tindahan dito. Ayan. So kung meron kayo kulang, meron kayong pwedeng bilhin dito. Check natin. Ayan, meron din plus ng mga frozen goods. Ayan o. Meron din mga gloves, jacket, bonnet. At ikaw. Tapos yung tindahan nila. Meron din mga jacket kung nakukulangan kayo sa ano, mga suit nyo. Yan, almost pretty much complete. Mga basic needs nyo meron din dito sa tindahan. Tsaka mga panluto, ayun o. Yan, tubig, drinks, and whatnot. Yeah, pretty much complete. Convenience store to dito sa Lake Tabeo. Yan, meron panlutuan actually guys. Kompletong kompleto dito. Tindahan na to. Kasi bumili sila kayo ng ano, neck bonnet tsaka ano yun, para sa leg yung isa, diba? Isa mas na ilan. Oo. Parang kay Jay. Ayun, parang ganun yung kay Jay. Ayan. Yeah. Kung nilalamig kayo at kulang pa yung dala nyo dito sa tindahan nila ate. Then may isa pang tindahan dito sa taas. Ayan o. Oh. At tsaka yun pa. So kung makulangan ka sakali talaga, dito bubili ka. Ayan. Isa doon sa baba. Mayroon pa kami dalawang nakita dito sa taas. Tapos tingnan pa namin yun dun sa taas. Pero yun, as you could see, kabuhayan dito is pagtatanim. Usually yan yung mga tanim nila. Tsaka gabi, mga carrots, mga root crop. Ayan. Alright, so further up, ito naman yung view dito. Ayan, bundok ulit. Yung banda dun. Tapos ito, mga taniman ulit dito. So ito yung nakikita sa baba, itong part na to. Alright, so that's pretty much it sa pag-explore namin dito. Yun lang yung makakaya namin puntahan. At medyo patanghaling tapat na rin. Malamig nga pero nakakasunog pa rin ng balat ang UV ng araw. Tandaan nyo yan guys. So yan, balik na kami sa camp. Mga nakikita namin dito sa bahay, usually mga tamaraw, benggit, Land of Tamaraw FX. And yun, maganda naman yung mga nakita namin sites, pero maganda pa siguro kung na-explore pa namin na mas malayo yung banda dun. Kasi alam ko ito papunta na ng, itong rosada na ito papunta ng ano eh, tag ito, yung isa pang lake. Apat yan ito, yung sabi ko kanina. Alright, pagpawisan na, pwede nang maligaw, matitiis na yung lamig ng tubig. Alright, so we're back at camp. Yung iba naliligo na kasi parang ito yung magandang oras para maligo. Hindi ganong kalamig. 18 degrees Celsius ngayong 12. Magto-12, ano. Ayan. Mainit-init. Sa loob ng tent, mainit, ano. Mainit dyan. Mainit dyan. Mainit dyan. Oh, super! Oh, sobrang init daw. Pagpapawis yung sa loob. So, yun. Pag nabilid yung tent mo sa araw, yan. Mainit.
Pero ito, hindi nawawala yung sea of clouds. Ayan. Laging meron. Alright, so yan, nakaligo na tayo. Sobrang lamig ng tubig. Parang yung pagbuhos mo, wala. Pero pag as bumababa na yung tubig sa katawan mo, doon lumalamig, tapos may pumapasok na hangin sa CR. Then yun nga, tulad yung sabi ko niya sa camp tour, tiled naman yung CR, may toilet, wala lang bidet, tsaka walang flush ng toilet. So manually mo bubuhusin para mag-flush mo. So yun. Yan, nagpre-prepare na sila ng lunch. Tofu, tsaka hindi ko alam kung ano yung niluto nila Kim. But yan, tapos yun, unti inumin sila doon. Mapainit, and then yeah, that's pretty much it for our afternoon dito sa Lake Tabayo on day 2. Sabong. Guys, hindi po legit na malamig sa Tabayo. As a proof, hindi po malamig sa Tabayo. Binalahan ko na kayo, ah. 2 stars ka na lang, boss. Wala ka na, 1 star ka na lang. Tsaka yung suspus ko kung may ano, may makukuha sakit. Hindi nakalagay siya. Dapat panini lang na tayo after. Dapat kung may kasama sakit. Gawin ganyan, pati. Wala kong malinis, wala kong painit. Lububulit. Grabe. Sorry. Kaya nga po na tayo niya. Dapat kinagatan mo muna. Oo. Ay, malamig pa. Painit. Dapat yung pinainit may stick. Oo, ganun yun. Pinainit may stick. Ganun yun. Diba kinagatan lang kasi sasaw sa ulo. Ay, malamig pala. Lungapunan, sa kanya-kanyang pwesto na lang kami at nag-abutan ng pagkain. Hindi namin nag-set up ng long table dahil sa sobrang lamig. Actually, hindi rin kami masyado nakakain ng maayos kasi yun nga hindi na namin kaya yung lamig at agad-agad kami nagtuo sa kanya-kanyang tulugan. Alright, so night time, tulog na lahat at pagkakain. Kasi sobrang lamig. As of now, 9 degrees Celsius dun sa ating clock. Matibay naman yung Dutch extended tent natin. Sibilipin natin mga kasama natin dito. Si Tipsy, dito na matutulog. Ay, hindi na nakakain yung lamig sa labas. Kasi ito yung mga kasama natin dito. Yung nakakain. Ito legit na car camping talaga. Kaya ka naman dyan, oh. That's Jen, sa likod siya. Tapos yun. Nakikisilip lang kung kamusta kayo dyan. Ayos, so, syempre may lamp pa rin para traditional camping pa rin. Ayan, no? Kamusta tayo dyan? Ayos, sarap po. Good night, eh. Good night, good night. Alright. Good night na, guys. Tulog na tayo. Hindi namin nakapag-vlog masyado noong umaga, but third day already and naglikpit na kami after kumain. So yan, kanya-kanya ng pack away, sila Millennials nakapag-pack away na rin kami rin.
So, pila problema na lang naman yung basura. So, guys, dito, kailangan uwiin niyo yung basura niyo. Hindi kayo pwede mag-iwan. Hindi nila tatapon yan para sa inyo. Kayo magtatapon mismo ng basura niyo. So, yan. Maglalagay kami doon sa spare tire ni Peds. Kasi hindi nakakasya sa mga ano namin eh. Sa mga likod. And di na rin namin kayang ihiwa-hiwalay para ma-distribute namin sa bawat sasakyan. But that's pretty much it. What an experience dito sa Lake Tabayo. No? First time kaming maka-experience ng 5 or 6 degrees na lamig. Tapos may kasama pang hangin. Alright, so pretty much punta na kami Halsema, Half Tunnel, sa isang flower farm, and then Baguio para mamili ng pasalubong. But yeah, unforgettable moment dito sa Lake Tabayo. Alright, so that's pretty much it for our car camping here at Lake Tabayo in Benguet. So, quick campsite review. The campsite is actually good. So, yung basic stuff meron siya like good water supply, yung CR, electricity. Yun nga lang, wala masyadong poste ng ilaw. And internet, so 150 pesos for 1 day. Ano? And then, accessibility. Accessible siya sa mga sedan, any type of vehicle as long as nasa good condition siya. Ano? And then for the fees, unang-una yung sa campsite, that would be 150 per head per night. And then kung may sasakyan ka, that would be 200 per night. And then on top of that, meron pang DENR fee which costs 350 pesos. One-time payment lang yon. And then as well as an LGU fee which costs 300, one-time payment lang din yon. So kung gusto nyo mag-camping dito sa Lake Tabayo, kontakin nyo lang si Ma'am Jorin. So ilalagay ko yung link ng kanyang profile sa description. Since nandito rin naman kami, umikot kami ng Halsema. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Hey, you have reached this far, so I really appreciated you watching the whole thing. So thank you very very much for tuning in. And bago completely tapusin tong video na to, gusto ko lang magpasalamat kay Lakay, Kim, Peds, JL, and Claire for some of the video clips used in this vlog as well as a lot of things. And thank you rin kila Team Aurora and Team Luna, so sila Kel, Aster, and the rest of the group for organizing this event and guiding everyone on this trip. As well as Wheels and Wonder and kila Team Navi. So thank you everyone, kita-kits sa next camp.